Close open ang mga spa at massage parlors simula ng magpandemya. Pero sa muling pagbubukas sa ilalim ng Alert Level 3, mas kampante na sila lalo't bakunado ng mga empleyado at tinatanggap na customer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Matthew Perez. Sa higpit ng restrictions ngayong pandemic, lamang sasarado at bawal mag-operate ang mga spa o massage parlor. Kaya ngayong nagluluwag ulit at mas marami nang nagbubukas na negosyo, umaasa silang makabawi. Hindi na raw bago sa massage parlor na ito sa E. Rodriguez sa QC ang bukas-sara na setup nila simula ng magpandemya. Actually, open-close. Nag-close kami nung late lang nung August 15? August 6. Nung nag-release na ng Alert Level 3 na pwede na kami... Yung ibang mga masahista tuloy, kinailangan munang rumakit sa pagtitinda. Nagsarado po yung spa, tumutulong muna ako sa parents ko, ganun. Ngayong nagbukas na muli sa ilalim ng Alert Level 3, mas kampante na sila. Lahat kasi ng empleyado, bakunado na. Fully vaccinated na customer lang din ang pwede nilang tanggapin. Sinisiguro din nilang sumusunod sila sa health protocols. Pagpasok sa loob, may temperature check at kailangan mag-fill out ng contact tracing form. Kailangan din magpakita ng vaccination card at mag-disinfect ng mga customer. Pagdating sa kwarto, bago ang sapin ng massage table, pinapalitan din ito kada gamit. Visible lahat ng safety protocol signages sa loob ng establishment, mula sa pagsusuot ng mask, reminders na palitan ng bedding, at ilan pang paalala. Bago magsimula ang massage session, nag-aalkohol muna ang masahista at nakasuot siya ng face mask buong session. Pumapalo sa 400 hanggang 700 ang rate ng masahe. Sa kabila nito, umaasa sila na magtutuloy-tuloy na ang pagbubukas nila para makabawi na. Mahirap ang buhay masahista ngayong pandemic, mga paps. Ang new normal kasi para sa marami sa kanila, tenga at diskarte muna para hindi ko malamang sikmura kung sarado ang mga spa. Kaya sana, patuloy nang gumanda ang sitwasyon sa bansa, humupa pa ng husto ang COVID-19 at mas marami nang makabalik sa trabaho. Mobile Journal, Matthew Perez po. Hatid ang mukha ng balita.